Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon. Araw na kung saan tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na nakakamit natin sa araw-araw ng ating buhay. Araw na kung saan ay humihingi tayo ng kapatawaran sa bawat kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa. Ito rin ang araw na kung saan ay sama-sama nating tinitipon ang ating mga panalangin at pagsusumamo sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandaling munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa't dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kerleon.
Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa't mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani. Kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth, huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyong akong sumama sa inyo, saan man kayo pumaroon. Doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Yan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimulan ng anihin ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y iyong purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumika niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nanga gugutom. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya, walang hanggang hari ang Diyos na puon, nabubuhay lagi ang Diyos mo siyon. Kaluluwa ko, yung purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga katiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang tema po ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pag-ibig. Sinabi ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip. At ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may ikalawa pa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya pwede bang tanungin mo ang iyong katabi, ikaw ba ay umiibig? Sige, pakitanong yung katabi niyo para malaman kung umiibig ba. Ipinapaalala po sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na ang utos ng pag-ibig ay may dalawang daan na hindi pwedeng paghiwalayin. Uulitin ko po, ang utos na pag-ibig na ito ay may dalawang daan na hindi pwedeng paghiwalayin. Una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at ng buo mong pag-iisip. At ang ikalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Maliwanag na ang ibig sabihin po nito ay kung iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin ang iyong kapwa. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na iniibig mo naman ang iyong kapwa, ngunit wala kang pag-ibig sa Diyos. Our love to God and our love to our neighbor is inseparable. Laging magkasama at laging magkakabit. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya malinaw na sinabi sa atin na hindi natin maaaring ibigin ang Diyos, na hindi natin nakikita kung hindi natin kayang ibigin ang ating kapwa na nakikita ng ating mga mata. Anumang bagay ang ginawa mo sa pinakamaliit mong kapatid, ay ginawa mo rin yan
para sa Diyos. Uulitin ko, anumang bagay ang ginawa mo sa pinakamaliit mong kapatid, yan din ay ginawa mo para sa Diyos. Kaya kapag pinagmalupitan mo, inalipin at sinaktan ang iyong kapwa nang walang dahilan at basehan, ay parabagang ginawa mo na rin ito sa ating Panginoong Diyos. Subalit, kapag ka ang iyong kapwa ay ginawan mo ng mabuti, inaruga, kinalinga, at minahal mo, ito ay iyong ginawa sa iyong kapwa. Motibo ng pag-ibig na lahat tayo ay makalaya sa lahat ng pagsubok at sakit. Meron po akong isang kwento na nais ibahagi sa inyo. Nabahagi ko na rin ito noong isang taon. Minsan may isang bulag na babae na nasusuklam sa kaniyang sarili dahil sa kaniyang kapansanan ng pagiging bulag. Kinasusuklaman niya ang lahat maliban sa kaniyang pinakamamahal na nobyo, sapagkat lagi siyang nandriyan para sa kanya. Sabi niya, kung makikita lang daw niya ang mundo, pakakasalan niya ang kanyang kasintahang nobyo. Isang araw, may nagbahagi at nagbigay ng pares ng mata upang makakita ang bulag na babae ito na kaniyang pinakamamahal sa buhay. Kaya tinanong niya ang kasintahan, ngayong nakita mo na ang mundo, pakakasalan mo na ba ako? Laking gulat ng babaeng bulag nang makita niya na ang kaniyang nobyo ay bulag din. Kaya tumanggi siyang pakasalan ito. Subalit, pagkatapos ng ilang araw, ay sumulat ng isang liham sa kanya ang kaniyang nobyo at sinabi, pinakamamahal ko, sumulat ako ng liham sa iyo para sabihin, ingatan mong gusto ang aking mga mata na buo kong ipinagkakaloob para sa iyo. Okay lang na hindi ako makakita dahil mahal kita. Ang nais ko, makita mo rin ang kagandahan ng mundo. Gaya ng pag-ibig ko sa Diyos, buong puso kong ibinabahagi ang lahat ng kabutihan niya sa akin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito po ang ibig sabihin ng pag-ibig. At ang isa sa pinakamahusay na paglalarawan ng kahulugan ng pag-ibig ay ang pagkakaunawa ni San Pablo. Ayon sa kanya, ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Ang pag-ibig marunong magtiis, marunong maniwala, at marunong umasa. Sadyang ganito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Because there is power in the name of love, and there is power in the name of Christ. May kapangyarihan sa ngalan ng pag-ibig, at may kapangyarihan sa ngalan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na siyang bukal ng pag-ibig. Kagaya ng nobyong lalaki, handa niyang ibigay ang lahat, pati ang kanyang mga mata, para sa taong kanyang iniibig, na walang hinihintay na kapalit. Nilayuan siya ng kanyang nobya, ngunit hindi tumigil ang kanyang mundo sa paggawa ng mabuti. Handa siyang mawalan, handa siyang masaktan, maibahagi lamang niya ang kabutihan ng kaniyang puso.
dahil tunay at wagas ang kanyang pagmamahal. Minahal niya ang Diyos at dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanya, ay handa niyang ibigay ang sarili dahil sa pagmamahal naman niya sa kanyang kapwa. Bilang mga Kristiyano, ganito pong pag-ibig ang inaasahan sa atin. Pag-ibig na minamahal ang Diyos ng buong puso at isip. Gayon din naman, minamahal ang kapwa sa kabila ng kanilang kahinaan at karupukan. Pag-ibig na handang magmalasakit para sa kapakanan ng iba. Sabi nga ni Saint Therese of Lisieux, "Let us all love, since that is what our hearts were made of." Magmahal tayo dahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit lahat tayo may puso. Uulitin ko, napakaganda nung sinabi niya, magmahal tayo dahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit tayong lahat may puso. Ang pusong mayroon tayo ay dapat nakalaan na pumipintig sa pagmamahal sa Diyos at kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon po tayo ngayon sa ating ebanghelyo. Huwag tayong matakot umibig sapagkat ang Diyos mismo ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos kung saan ang bawat isa ay maturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umulad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umulad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hiniling namin ito
sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanggal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
silid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahin sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po.
Pinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Tugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip na kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.